Ayun, hi guys. May i-share na naman tayo ulit dito sa ating Fordscape, no. Ito guys, tinambay lang nung may-ari kasi nasa ibang bansa. So 2 years siyang hindi na paandar. Ngayon, sa kagustuhan niyang paandarin, ayaw na umandar yung ating Fordscape. Yun, i-share ko sa inyo kung bakit anong naging problema ng ating Fordscape na 2.3, no. So ito na siya, guys. Ayan, ito yung Fordscape natin. Ayan, so sa mga ganitong na-stack guys, no, ang lagi pong naunang nasisira ito yung battery natin, no. Pagka natatambay ng matagal, so nadi-drain ng kusa yung battery. O pagka pinakargahan yun, ha, so ayaw pa rin umistart. So minsan ito po lagi ang bumibigay pagka na-stack na yung ating sasakyan. Ito guys, 2 years na stack ko. Kita nyo, may mga dahon-dahon pa. Yan, sabi ko kay boss, sana lang wag nangat-ngat ng mabait yung mga wiring. Kasi may nakita kaming mga scratch sa mga isolator ng wiring. So ngayon guys, yung nung napalitan niya na ng battery, malakas na yung cranking. So ayaw pa rin umandar tong ating Fordscape na 2.3. Tapos isa pa napansin namin, yung coolant wala na. So ang sabi ng customer natin, papaandarin natin to para magamit niya ulit. So kung kailangan i-change oil na rin, tapos flush tayo ng coolant. So itong battery bago na mga boss, yan, bago ng palito. Kaso nga lang hinatak rito sa ating shop, no. Gabi na kasi hinatak to, so ginamitan nila ng headlight tsaka hazard. Titingnan natin kung malakas pa rin to. So ang unang ito troubleshoot natin dito guys, no, ay kung may kuryente yung ating ignition coil. So kunin mo yung pantest natin ng coil, kalyabing ping. Yan po ang unang-una. Tapos pagka may kuryente guys, so gas, yung supply naman ng gasolina yung titingnan natin kung merong supply papunta sa engine. Yan po, lalo na naka-stack yung ating mga sasakyan. So isa pang nagiging problema yan, yung fuel pump, hindi na gumagana kasi minsan yung lumang gas natin nagkakaroon ng parang nai-expire, tumitigas sa ating tanke. So mamaya baka magbaba kami ng tanke nito pagka sobrang dumi na. So iunahin lang namin natin yung ignition coil kung may kuryente sa mga boss. Eh, tanggal ka muna ng isang coil dito, kalyabing ping, ha. Te-testing natin. Boss, ayan. So natanggal na ni kalyabing ping yung ating isang ignition coil. So andito na naman guys yung ating magic tester. Ayan. So guys, so nag-improvise lang tayo. Sa ground po nakalagay yan. So didikit lang natin dito kung may kuryente siyang supply, no. Nag-output siya ng kuryente sa ating ignition coil. Ayan boss Ping. Ito yung susi. Tsaka tingnan mo yung cranking kung malakas pa kasi nag-headlight to, eh. Okay. Okay. Up. Yung nga, isa pa. Ayan, meron siya guys. Meron. So meron siyang kuryente. So susunod natin dito yung supply ng gasolina. Ngayon Peng, meron siyang kuryente. Sunod mo naman bunutin doon ka mag sa supply naman ng gas galing fuel pump, pocket ng makina. Ayan yan, ito yung niyan eh. Yan. Tatanggalin mo na yung plastic na kulay blue na yan. Ingatan mo lang pre. Naka-ano lang yan, naka-clip. Naka-clip lang yan, galabi. So ito yun guys, yung supply natin ng fuel pump, no, papunta sa engine. And dito na po, binunot na natin. So ngayon, bunutin mo yung mga sakit ng ignition coil para kung magpalabas tayo ng gas, titingnan natin para safe. So walang spark na mangyayari dyan sa ating ignition coil, no. So ngayon guys, papakranking ulit natin kay Kalyabing Ping. Ayan, pagka nagtest po kayo kung may supply yung inyong fuel pump papunta sa engine, tanggalin nyo po muna yung mga sakit ng inyong ignition coil para walang kuryente at napakadelikado po. Sige, cranking ulit Kalyabing Ping. Dapat po guys, pag in-ranking natin, may sisirit dito. Ayan, yung mainline nya. Sige, huwag mo na itago.
Alright. So ito mga boss, dapat may lumabas dyan na gasolina. Ayan, sige. Wala, boss Peng. So ngayon, dahil walang ano guys, supply papuntang engine, gasolina natin. So titingnan naman natin yung supply galing fuel pump relay, kung may ano siya, no, may positive negative doon sa fuel pump natin. Yun ang isusunod natin guys. So ganun lang pa pag troubleshoot, unti-unti lang, sa mga basic lang muna tayo bago tayo pupunteriya sa mga major na papalitan. So isa-isahin muna natin mga boss. So papaganahin muna natin tong supply ng fuel pump papunta sa engine. Okay. So boss Ping, dito magbubuklat ka ng upuan dyan. Yung upuan na yan, maghugas ka muna ng kamay pre ha. Kasi andyan yung fuel pump natin. Yan. So ayan, ayan mga boss oh. Bumili niya sir ng gas, kinargahan niya na raw ng gas to. So ayaw pa rin umandar mga boss. Kaya yun, na-verify natin na walang supply na gasolina papunta sa engine. So titingnan muna natin yung supply naman ng kuryente galing fuel pump relay, kung meron siyang positive negative. So kanya-kanya po tayong troubleshoot. Sa akin kasi inuuna ko muna yung supply rito sa fuel pump bago ako maghalongkat doon sa fuel pump relay at saka fuse. So kasi doon guys, mas kung walang positive negative, at alam na natin kung saan natin hahanapin yung kuryente, no? Pwedeng relay, pwedeng fuse. So kaya inuuna po namin muna rito sa sakit ng fuel pump. So ito na, nabuksan na natin. So ang location po ng fuel pump ng ganitong escape 2.3, yung dito po. Magtatanggal tayo ng upuan. Okay? Escape 2.3 mga sir. So check natin yung ano niyan. Yan. Tanggal ni kalyabing mic. So masikip pa kalyabing mic. Yan o. Ayan mga boss, pagka nagtanggal kayo ng fuel pump ng mga ganitong escape, so dito lang po yung bukasan, no? So check muna natin yung ano guys, no, kung may supply rito sa fuel pump natin. Ito na yung sana. Ay, positive. Restart pre. Off. Off, yan. Sige, start. Start. Ayun, may positive. So umilaw guys, so merong positive, no? So ngayon lalagay naman natin sa positive yung tester natin. So hanapin naman natin yung ground. Anong kulay positive? Kulay positive, green yellow. So lagay naman natin sa positive yung test light natin. So hanapin naman natin ground. Ayan, merong ground pre. Start. Ayan, so merong ground. So kompleto yung ano pre. Kompleto yung supply to fuel pump. So ang problema talaga mga boss, eh hindi gumagana yung ating fuel pump. So tatanggalin natin yung fuel pump nito mga boss. So kompleto po siya, may positive negative na supply, no. So ibig sabihin buo yung relay natin, buo yung fuse. So fuel pump na tayo. So ayan yung kakalasin natin guys. Etong pinaka gas cap nya. Minsan matigas sa bukahin yung clamp nitong ating fuel hose, no. Yung mga lock na yan, yung plastic. Kahit i-press mo rito, napakatigas, kaya dito po namin sinusukit na yan pagka sobrang tigas. Akin na, tukusukin ko yung dito. Dito tayo sa ilalim. Dito pre, oh, dito. Kasi ang hirap i-press niyan pre. Yan, sige, bukutin mo. Yan, ganun lang po pagka matigas i-press. Sobrang tigas po kasi nito eh. Kuha lang kayo ng matulis na wire, no? Saka nyo sundutin.
Ako naman hindi makakita pala. Ikaw tingo ko. Tigas ng gulta. Dito natin balatan. Yan, sige hila. Natusok ako. Yeah. Okay. Tingnan ko, baka bumitaw. Yan, sige, yan, yan. Yan. Sige. Kasangko yata yung naman. Tagrim na. Matigas eh. Ah. Ah. Yan. Alright. Panangal natin ang gas cap, Brother Mike. So, mga guys, panangal natin. Kailangan ano to? Ikaw nga magbiliin pre. Ah. Tigas grabe, di ba? Ayan. Kailangan talaga may pananggal ka nito. Hirap tayo pagka wala tayong pananggal. Hop. Kita mo kung wala tayo niyan. Bangas-bangas yan. Yan. Oh, kita mo, dami ng gasolina oh. Oh. Stack up na pati yung floater niya mga boss. Gasolina to parang bumana. Daming gasolina. Yan yung fuel pump niya mga sir. Ito po yung ano, fuel pump assembly natin. Ayan. Ng ating Ford Escape na 2.3. Ayan mga sir. Ayan guys, i-drain din namin yung gasolina kasi sobrang baho na po, expired na yung gasolina niya. So, i-drain natin lahat. Oo. May panis? Panis na. So, ayan na nga guys, naka-ready na yung ating bagong fuel pump. So, sinaid din namin yung lumang gas niyan, pinalitan namin ng bago para hindi na magka-problema yung ating kakabit na fuel pump. Ayan guys, nalinis na. Kakabit na natin. Guys, tapos na. Ayan. Nakabit na natin yung ano, fuel pump. Ayan, tatanggalin na lang natin to. Tama to. Tapos ilalak na natin. Connection ng wire.
So ayun, dahil bago na yung ating fuel pump, so magpapalit na rin tayo ng bagong fuel filter. So kung hindi nyo po alam kung saan nakalagay yung ating fuel filter, no, sa tabi lang po ng ating gas tank. So doon po sa ilalim, doon nyo po makikita ang ating fuel filter. Ayan guys. So ngayon, naikabit na natin tong fuel pump, no? Naikabit na natin lahat. Ngayon, dito sa ano, naikabit na rin natin yung fuel line niya. Ito 'yon mga guys, ito. Ito para makita. Ito. Yan, naikabit na natin 'yan. So ngayon, papaanda rin na natin guys, no? So ngayon papaanda rin na natin. Ayan guys, siya oh. At saka nagsali na rin po ako ng gas niya. Ngayon so paanda rin na lang natin, no? Okay. Yan lang, meron siyang check engine, hindi nawawala. So ayan guys, sumandar na. Ayan siya. Punta tayo dito sa So ayan guys, sumandar na siya, no? So papacheck na lang natin kay chief mechanic natin mamaya yung check engine. Bakit ka nag-check engine na? Ayan, umandar na siya guys. So okay naman yung ano niya, walang inig. Okay naman yung andar niya. Mag-hi ka muna. Okay na guys, maandar na. Okay na guys. Hello pa rin. So yan, ang ganda na ng andar niya guys, no? Pagdating ni chief mechanic namin, i-scan niya siguro ito para malaman kung aling ng mga sensor ang detected niya. So ayan nga guys, napalitan na natin ang fuel pump, itong escape natin. So naging problema lang guys, no, yung ating fuel pump sa pagka yung na-stack siya ng 2 years, tapos dinry namin yung gas lahat, tapos nililis namin yung kanyang tangke. Ayan mga boss, so start natin. Yan, one click mga sir. So ito lang napansin ko, may check engine siya, no? Automatic na, wala pa. Ayan mga guys, so umandar na yung ano natin, yung na-stack ng 2 years, no? So napa-andar natin, fuel pump na po ang naging problema. Nag-stack up na yung motor ng kanyang fuel pump. So i-scan ko lang kasi meron siyang check engine, no? Eh mga boss, naka-andar na siya pero meron siyang check engine. So i-scan natin. So, mababa yung ano niya, oh. Ganyan lang naman talaga. Hindi, pag nag-aircon hindi nagbabago budyo. Talaga. So, 4 po yung error codes niya, mga boss. So, titingnan natin kung ano-ano yung mga codes niya. So, ang problema is mass airflow. Ayan, mass airflow, intake temperature circuit, na combustion vibration sensor. Hindi. Hindi ka nagbunot dito? Ay, binunot ko yan pala, dugo.
Nagulat ko ito kanina. Binunot mo yan? Oo, binunot ko ito. Tapos nagdaganon-ganon yung makina. Ano, nakaandar? Oo. Okay, pala. So kaya pala nag-check engine guys, kasi nagbunot si Kalyabing Ping ng mass airflow sensor tsaka intake temperature sensor. Pagka nireset ko at bumalik ulit ng ganitong code, ibig sabihin may problema yung kanyang mass airflow sensor tsaka naka-combustion sensor. Patitura lang nga ito. So dito naman tayo sa pending codes. So meron siyang EBAPS parts valve. Siguro binunot din to. So binunot din to ng technician ko. So mamaya guys, i-reset natin. At least alam na natin yung mga codes, no? Sana walang matira dito. Yan, okay. So nireset lang natin kasi nagbunot pala yung technician ko rito sa mass airflow. So pero yung knock sensor guys, hindi yung nabunot ng aking technician. So pagka nag-check engine ulit yan, saka natin i-scan ulit, no? So ngayon wala na siyang check engine. Patayin ko ulit. Ayan, tapos start natin. Yeah, so namamatay yung check engine niya. So ayan guys, so sana nakapag sana nakapag share tayo ng konti dito sa Ford Escape na na-stuck, no. So mga gaytong na-stuck ng 2 years guys, ang una-unang nagkakaroon ng problema diyan yung ating battery. So nasisira po, nalulubat po 'yan. Tapos ang pangalawa, yung ating fuel pump, yung gas natin, so kailangan nating i-drain para mapalitan ng bago. Ayan, so far okay na yung natin Ford Escape na 2.3. Naging problema fuel pump lang. Ayan. So sa ngayon umaandar na siya. Tapos wala na siyang check engine mga boss. Ayan. Sa aircon budget. So isa pang nagiging problema, no, pag nai-stuck yung aircon natin. Ayan, minsan nauubusan tayo ng preon. So kakargahan lang 'yan. Ganyan lang po. So yan guys, sana nakapag-share ako ng konti dito about sa Ford Escape. At kung may nakuha kayong idea, huwag nyong kalimutan i-like and share. Subscribe yung ating channel para makapag-share pa tayo sa mga bago kong video. Yan, thank you for watching mga boss.